morning po to everyone. Sa nga pong balakas na balakpak para sa ating Panginoon Diyos. Handa na po ba kayong purihin ang ating Diyos na buhay? Sabi po sa salita ng Diyos, everything that has breath, praise the Lord. Lahat daw po ng may hininga ay dapat nagpupuri sa ating Panginoon. Okay, kung tayo po ay humihingi ng blessing sa Panginoon, ito na yung pagkakataon para ang Diyos naman ang i-bless natin sa pamamagitan ng papuri natin sa Kanya. Amen po ba? Okay. Yahweh.
mga pumalakas na palakpak para sa ating Lord. Hallelujah, come on. Bigay po natin yung the best na palakpak po natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Sino po dito yung naniniwala na siya po ay palaging pinagpapala ng ating Panginoon? Amen. Alam niyo po sa prayer nga po kanina during the prayer po ng music team, tunay nga po na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay araw-araw. Tama po ba? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, nakita lang kita ngayon, blessed ka na. Di ba? Yung nakita lang po natin ang isa't isa na nakarating po tayo dito ng ligtas, nagising po tayo sa araw po na ito, ay isa na pong napakalaking pagpapala mula sa ating Panginoon. And alam po ninyo, meron po tayong mga pagkakataon talaga sa buhay natin na talagang ramdam na ramdam mo yung pagpapala ni Lord. Sino po dito yung hindi mo pa makakalimutan kung kailan mo huling naramdaman yung talagang the best na pagpapala ng Panginoon sa iyo? Amen? Pero ito po yung tanong ko sa bawat isa po sa atin. Sa kabila po ng mga natanggap nating blessings o mga favor, pagpapala ng Diyos, sino po dito ngayon yung hindi pa rin exempted sa mga problema ng buhay? Diba? Meron at meron pa rin po tayong pinagdaraanan. Pero naniniwala po ako na yung Diyos na nagpala sa atin sa mga panahon ng katagumpayan ng ating pong buhay ay siya rin pong Diyos na kasama natin sa gitna ng problema ngayon. Tama po? Kaya po ito pong awitin na ito is based on the book of Hebrews chapter 13 verse 7. Sabi niya po doon, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Tama po ba? Ang Diyos po, hindi po yan nagbabago. Hindi po siya nagbabago. At lagi ko po itong naririnig sa katuruan po ni Pastora Marie every time na nag-share po siya. Nasabi doon, nire-remind po tayo lagi na sinasabi ni Lord sa atin that I, the Lord, does not change. At kung pinagpala tayo ng Diyos noon, pagpapalain niya tayo ngayon. Kung pinagpala ng Diyos yung mga tao niya noon, ganun rin na tayo ay kanyang pagpapalain ngayon. Amen? Kung yung mga dumaan sa pagsubok noon, nakita natin yung kwento ng Diyos sa Biblia, kung paano niya po ipinerform yung mga miraculous things sa buhay ng mga taong ito, the same God is the same God that we have today. Siya rin po yung Diyos na magdadala ng milagro sa buhay po natin. Kaya, let us take this opportunity. Naisipin po natin na sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng pinagdaraanan natin sa buhay natin, sa katagumpayan man o sa gitna man ng pagsubok o ng bagyo ng buhay, hindi nagbabago ang ating Panginoon. At yan po yung ating maging awitin sa oras po na ito. Kitang sasambahin at sa lahat ng
pagkakataon, ikay pupurihin sa lahat ng tagumpay o sa gitna man ng bagyo. Ikaw, O Diyos, ay di nagbabago. O Diyos, kailanman ikay di nagbabago, hindi nagkukulang mula noon at sa lahat ng panahon, ikaw pa rin ang Diyos ng buhay ko. At sa lahat ng pagkakataon, ikay pupurihin sa lahat ng tagumpay o sa gitna man ng bagyo. Ikaw, O Diyos, ay di nagbabago. Because
Pwede po ba natin ang iyan?